So, welcome back po sa channel. So, in this video naman guys, so mag-create tayo ng responsive form or registration form na responsive siya. Okay? So, magdepende siya sa screen ng ating PC or kahit na sa cellphone, so pwede siyang ma-view kahit sa mobile. So, mag-create tayo ng responsive form. Okay? So, mag-create lang tayo ng div dito. Div class. So, dito sa div natin, so lagyan natin siya ng container. Then, inside sa div, mag-create tayo ng form. Okay, then, inside sa form, so mag-create tayo ng div class, then row. Then inside sa row, mag-create tayo ng div class, then call 25. And then inside dito, so label, then for if name, okay, then first name. So, next naman, update, so div class call 25, then mag-create tayo ng input type text, then id, if name, the name, first name, then placeholder equals first name or your name. Okay, so meron na tayong ano dito, so your name. So next naman is mag-create tayo para sa last name. So copy lang natin to, then palitan lang natin ito ng last name. L name, then last name, your last name. Okay, so kung napansin niyo dito guys, is wala pa tayong design. So next nating gawin dito is yung pag-design mamaya. Okay, then next naman, so mag-add tayo ng para sa ating country. Then country. So dito sa country natin, so dapat ang ilagay natin dito is yung option. So select. So parang drop down list, ID, then country, name, country, then option, lagyan natin siya ng Negros, Oriental. Then option Negros Occidental. Then next Manila. Then Cebu. Okay, so kung i-drop down natin dito is meron tayong drop down na country. Okay, so dito sa first option, lagyan natin siya ng selected disable. Okay, and then lagyan natin siya ng select country. Okay, so yun guys. So next naman is maglagay tayo ng male and female.
Okay, so lagyan natin ito ng male and female, so kopyan lang natin ito, then gender. So dito sa ano natin, so gender ang ilagay natin, then dito, oh, dito naman select gender, and then yung drop down is male and female. Okay, so gawin natin itong responsive mamaya. Okay, so guys, so meron na tayong drop down. So ang next natin, mag-create tayo ng CSS. So dito tayo sa itaas, then lagyan natin dito ng doc type HTML, then HTML, then itong closing ating ilagay dito sa pinaka button, then next is head, then under sa head lagyan natin siya ng meta, name equals viewport content, then width equals device plus width, then initial, then scale 1. Okay, and then after dito sa ating head tag, so lagyan natin siya ng body. Then itong closing body, lagyan natin siya dito. Okay, so yun guys. Then next naman, after dito sa ating meta, inside sa head tag, so dito mag-create tayo ng style. So para sa CSS natin, then asterisk, then lagyan natin ng box sizing, then border box, okay. So next naman, since input yung nilagay natin dito, so tawagin natin ang input, then type equals text, then select. Okay, then inside dito sa ating input type text, then select, so lagyan natin siya ng width, then 100%. So ang 100% is equivalent to responsive na siya. So kahit pa liitan natin yung screen, so mag re-response pa rin yung input natin, text field. Okay, so yun guys, so kahit anong resize natin yan, so mag re-response yung form natin kasi naka 100%. So next naman, so padding, lagyan natin ng 12px, and then border lagyan natin ng 1px solid, and then color, the next border reduce, nilagyan natin siya ng 4px. Okay, so napansin niyo dito guys, is nagano siya, nagreflect, then resize, lagyan natin siya ng vertical. Okay, and then tawagin natin itong level, so level, then padding 12px, then 12px and 0. Okay, then next is display, lagyan natin siya ng inline block. Okay, so naka inline na yung label natin. Okay, then next naman, so tawagin natin yung
input submit. So dito sa ibaba mag-create muna tayo ng submit button. Okay? So dito after, so div class row, and then dito naman, so lagyan natin ng value equals submit. Okay, so yun guys. So next naman, tawagin natin itong submit natin. So dito tayo sa itaas. Okay, so input then type equals submit. Then background, so lagyan natin ng background color. So lagyan natin siya ng green. Okay, then color in white. Then padding 12px. And border none. Okay, then border radius, so 4px. And then cursor, so lagyan natin ng cursor is pointer. Okay, so yun guys. So yan yung effect ng pointers. Kung tanggalin natin itong pointers, so wala siyang hand pointer. So pag pointer yung cursor, so yan guys, so makita natin yung icons. So next naman is float, then lagyan natin siya ng right. Okay, so nasa right siya. So dito naman para ano siya, so lagyan natin siya ng margin top. So lagyan natin siya ng 5px. Okay. Then next naman, so input then type equals submit. Then lagyan natin siya ng background color. So after i-hover natin, dapat may background. So dito lagyan natin siya ng hover, then color lagyan natin siya ng example red ang ilagay natin. Okay, so yun guys. So pag i-hover natin, so meron siyang color. Okay. So next naman dito, so tawagin natin itong container. Okay, so that, since class yung nilagay natin dito, so that ang ilagay natin. Okay, so yan yung pagtawag natin sa CSS. Then lagyan natin siya ng border, then 5px, and then background color, so lagyan natin ng F2. Okay, so yun guys, napansin niyo guys, so na may background na po. So next naman, lagyan natin ng padding 20px. Okay, then pwede natin lagyan ng border radius is 5px. Okay. Then next naman, dito tayo sa itong call 25, so equal natin dito. Then float natin siya sa left. And then width lagyan natin 25%. And then margin top 6px. So next, ito guys, palitan natin siya ng 75.
Okay, so 75. Para hindi siya maepektuhan pag ano natin, tawag natin sa isang itong value sa properties natin. Okay, so yun guys. So next dito sa ano, so tawagin natin ang call 75. And then lagyan natin ng float leaf, then width 75%, okay, then margin top. Okay, so yan guys, tawagin natin yung row. After, and then content, then display table, then clear. Okay, so yan guys, kung napansin nyo guys, is okay na yung form natin. So nag-response na siya. So next naman dito sa ibaba, so lagyan natin ang media, media screen, then and then lagyan natin ng max width 600px. So under sa ano natin, so tawagin natin ang dot call 25, then call 75, then input, then call natin yung type equals submit, then under dito lagyan natin ng width 100%, and margin top is 0. Palagyan natin siya ng 5px. Okay, so yun guys. So kung napansin nyo dito guys, so kung i-full screen natin yung form natin, is yung button is naka small. Pag i-ano natin siya, i-resize natin, so naka ano siya, naka 100% yung width. Okay, same guys. So ganyan yung pag-create ng responsive na form. So pwede nating ibahin yung background. So for example, lagyan natin ng background ang container natin. So lagyan natin ng gold. Okay, same guys. So kahit anong resize pa yan, is maka ano siya, naka-responsive. Okay, same guys. Okay. So, yan lang guys kung paano mag-create ng responsive na form. And I hope na may natutunan kayo. And don't forget to subscribe my channel, Sir Skill PH, and God bless.